Serving the region through news, music, information, and education. From the municipality of Sultan Kudarat, Maguindanao, this is DXWM 107.3 MHz Magnet FM. Magnet FM. The radio station of Skia Broadcasting Center. Magnet FM 107.3. Asan ang radyo mo? Para sa paglilingkod sa bayan, magbibigay ng impormasyon, musika at pambansang balita. Ito ang DXMM 107.3 MHz Magnet FM na maglilingkod sa inyo sa bawat mamamayang Pilipino. Araw-araw para sa nagbabagang balita. Iikutin ang bawat sulok ng ating mamamayan para bantayan ang ating kapaligiran. Para sa impormasyon at tamang pag-uulat na walang pinapanigan. Para sa patas na balita sa buong bansa, ito ang Media Center na maglilingkod sa bawat Pilipino. Narito ang para sa pambansang balita. Para sa mga mamamayan at para sa makabuluhang balita, walang kinakampihan para itayo ang bandila ng kabutihan. Para sa mga tamang impormasyon at pambansang balita, ito ang Skia Broadcasting Center, magbibigay ng mga panibagong balita para sa mamamayang Pilipino. Narito ang pambansang balita. Oras sa buong Kapuluan, ganap na pong alas 7 ng umaga. Assalamualaikum, magandang umaga Pilipinas. Sa ulo ng mga pambansang balita. Tinalakay sa pagpupulong ng multi-sectoral group ang mga plano at proyekto sa pagpapaunlad ng turismo sa Cotabato City. Itong grupo ng mga magsasaka sa Agusan del Sur ang nakakuha ng 2 milyon na suportang pangkabuhayan. 1.3 milyong shabon na sabat sa Zamboanga City, 4 arestado. Sinusuportahan ng DOH ang desisyon na payagan ang unvax na sumali sa face-to-face na klase. Inaresto ng mga pulis ng North Cotabato ang sospek sa pagpatay sa kambal. Nahukay ng hukbo ang pinakamalaking taguan ng armas ng NPA sa Caraga. Kinundina ng Police Provincial Office ang pananambang sa mga PNP sa Maguindanao. Ang 4-piece application ay bukas na sa lahat, ngunit napapailalim sa mahigpit na screening. Naglabas ang Supreme Court ng TRO na huminto na sa contact apprehension policy. Marcos Administration respect press freedom ayon sa palasyo. Nagbungkahi si Solon ng isang bank account para sa social aid ng bawat Pilipino. Pinaunlakan ni Maguindanao, 1st District and Cotabato City Representative by Dimple Mastura ang imbitasyon ng lokal na pamahalaan sa bayan ng Barira, Maguindanao. Nasa ligtas na ang kalagayan ang mga sugatang pulis sa nangyaring pananambang sa Maguindanao. Assalamualaikum. Magandang umaga, kayo po ay nakikinig sa himpilan ng Skia Broadcasting Center ng DXMM 107.3 MHz Magnet FM. Sabay rin po tayo napapakinggan sa 90.7 Magnet FM,
Maramag bukid noon ang kanilang CEO na si Sir Rovena Villapaz at sa 97.7 Chance FM ng Toledo City, Cebu, ang kanilang station manager na si Sir John Recalunsag at ng 104.3 Wave FM ng Pikit North Cotabato ang kanilang CEO na si Sir Dominador Turkey Zabancal. Araw po tayo ng Miyerkules at 31 sa buwan ng Agosto 2022. Para sa ating ulat panahon, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ang Mindanao ay magkakaroon na bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulo mga pagulan o pagkilat pagkulog at dulot ng localized thunderstorm. Mahina hanggang sa katamtamang hangin mula sa Hilagang Kanluran hanggang sa Timog Kanluran na may banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ng karagatan. Ang araw ay sumikat alas 5.34 ng umaga at ito naman ay lulubog sa ganap na alas 5.51 ng gabi. Alas 7.04 na ng umaga bilang una sa ating pambansang balita. Katuwang ang Business Sector Academy Security Forces at iba pa tinalakay sa pulong ng reactivated Cotabato City Tourism Council ang mga plano at proyekto na naglalayong mapabuti ang turismo sa lungsod. Ngayon, meron ng tawi-tawi Cotabato City Route na is ng grupo na gawin pang cultural tourism ang BARMM sa lungsod. Sa pamamagitan nito, mabibigyan ng rason ang mga turista na dumayo sa lungsod upang mabatid at maranasan ang kultura ng Bangsamoro Region. Natalakay din ang pagkakaroon ng Sisterhood Agreement sa pagitan ng mga businessman sa Tawi-Tawi at Cotabato City sa larangan ng komersyo. Sa pamamagitan nito, mas mapapalakas pa ang ugnayan ng dalawang lugar pagdating sa Trade and Tourism Exchange. Sa ngayon, nariyan ang Grand Mosque, Bywalk, Raft Fall sa Maguindanao at iba pang potential tourism destination. Plano rin kasi ng Tourism Council o Tourism Council na palawakin pa ang sakop ng grupo hindi lamang sa lungsod kundi sa buong BARMM. Pinangunahan ni dating Congresswoman by Sandra Sema ang naturang pagtitipon na bilang chairman o chairperson ng Tourism Council. Samantala, itong grupo ng mga magsasaka sa Agusan del Sur ang nakakuha ng 2 milyon na suportang pangkabuhayan. Sa detalye ng balitang yan, ating pakinggan si kasama ng Magnet Patrol, Rasul Ishak. Itong organisasyon ng pagsasaka sa Agusan del Sur ng 2.1 milyong halaga. At
Natanggap ang itong organisasyon na nga magsasaka sa Agusan Sur ng 2.1 milyong halaga ng tulong pangkabuhayan sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program ng Department of Social Welfare and Development ayon sa 10th Infantry Division ng Army noong Martes. Sa isang panayam, sinabi ni Captain Mark Anthony Tito, tagapagsalita ng 10th Infantry Division, na tig 300,000 halaga ng livelihood projects ang ibinigay sa mga grupo sa turnover ceremony sa Barangay Poblacion Loreto, Agusan del Sur noong August 24. Nakuha ng Binukayan Farmers Association, Johnson Tribal Farmers Association, Magaud Maytom Farmers Association, Sitio Moto Farmers Association, Violanta Farmers Association, Kauswagan Sabod Farmers Association at Mansungad Farmers Association ang tulong sa ilalim ng Executive Order 70 Conflict Vulnerable Area SLP. At yan ang ulat para sa ating pambansang balita mula dito sa aking pinalalagyan, Magnet Patrol Rasul Ishak. Nagulat, magandang umaga, Pilipinas. Maraming salamat kasama ang Magnet Patrol Rasul Ishak sa iyong ulat. Samantala, sa iba pang balita, 1.3 milyong shabun nasabat sa Zamboanga City, 4 arestado. Sa detalye ng balitang yan, ating pakinggan si kasama ang Magnet Patrol, Dan Kadatuan. Ating babalikan si kasama ng Magnet Patrol na Dan Kadatuan maya-maya lamang. Samantala, sinusuportahan ng DOH ang desisyon na payagan ang unvax na sumali sa face-to-face classes. Sa detalye ng balitang yan, ating pakinggan si kasama ng Magnet Patrol, Almahdi Saban. Sinusuportahan ng Department of Health ang hakbang ng Commission on Higher Education na payagan ang mga hindi pa nabakunahang tertiary students at faculty member ng higher education institutions na sumali sa mga in-person classes. Sa isang pahayag nitong Martes, sinabi ng DOH na tinatalakay ng mga opisyal ng CHED at mga eksperto sa kalusugan noong ika-29 ng Agosto ang mga siyentipiko base para sa o base para sa pag-update ng mga patakaran kabilang ang mataas na saklaw ng pagbabakuna sa COVID-19 sa sektor ng mas mataas na edukasyon sa bansa. Idinagdag nito na humigit kumulang 77% ng mga mag-aaral at 90% ng mga tauhan ng HEI ay ganap na nabakunahan laban sa COVID-19. At yan ang ulat para sa ating pambansang balita mula dito sa aking kinalalagyan, Magnet Patrol Almahdi Saban. Nag-ulat, magandang umaga, Pilipinas. Maraming salamat kasama ng Magnet Patrol Almahdi Saban sa iyong ulat. Samantala, ating balikan si kasama ng Magnet Patrol na Dan Kadatuan patungkol sa kanyang ulat sa 1.3 milyong shabun na sabat o nasabat sa Zamboanga City, 4 arestado. Go ahead kasama ng Dan. Arestado ang 4 na hinihinalang big-time drug pusher habang mahigit 1.3 milyong halaga ng ilegal na droga ang nasamsam sa magkahiwalay na anti-drug operations sa lungsod na ito. Sinabi ng isang mataas na opisyal ng pulisya noong Martes o kahapon, kinilala ni Colonel Alexander Lorenzo, City Police Director, ang mga naarestong sospek na sina Ronel Atilano, 45 taong gulang, Abdul Main Saddam, Jalkaib Alkama at Dennis Punggutan Opok. Sabi ni Lorenzo na si Atilano, isang dance instructor, ay naaresto sa isang anti-drug operation sa isang motel dakong alas 8:03 ng gabi Lunes sa Barangay Canilar. Nakuha kaya Atilano ang 50 gramo na hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 340,000 at iba pang ebidensya.
Sa isa pang operasyon, sinabi ni Lorenzo na nakular ng City Drug Enforcement Unit at ng 2nd Zamboanga City Mobile Force Company sina Saddam at Alcama bandang alas 7:53 ng hapon Lunes sa barangay Sinunok. At yan ang ulat para sa ating mga pambansang balita mula dito sa aking kinalalagyan, Magnet Patrol. Then kadatuan, nag-uulat, magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat kasama ng Magnet Patrol Den Kadatuan sa iyong ulat. Alas 7:30 na umaga sa iba pang balita. Inaresto ng mga pulis ng North Cotabato ang suspect sa pagpatay sa kambal. Sa detalye ng balita niyan, muli ating balikan si kasama ng Magnet Patrol, Rasul Ishak. Inaresto ng pulisya noong Martes ang isang lalaki na umano'y tumaga sa kanyang biyanan at ninong na hindi pa malamang dahilan sa bayan ng Alameda sa North Cotabato. Kinilala ni Major Brian Espinosa, hepe ng pulisya ng bayan ng Alameda, ang suspect na si Rachel Nicor na tinaga ang kanyang mga biktima ng machete noong Lunes ng hapon matapos akusahan ang mga ito na mangkukulam. Kinilala ang mga biktima na sina Rolando Salcedo, 56 years old, at Felix Arigiola, 70 years old, kapwa ng barangay Baragiran, Alameda. Si Nicor ay manugang ni Salcedo habang si Arigiola ay tumayong ninong sa kasal ng suspect ilang taon na ang nakaraan. At yan ang ulat para sa ating pambansang balita mula dito sa aking kinalalagyan, Magnet Patrol, Rasul Ishak, nag-uulat. Magandang umaga, Pilipinas. Maraming salamat kasama ang Magnet Patrol, Rasul Ishak, sa iyong ulat. Samantala, nahukay ng hukbo ang pinakamalaking taguan ng armas ng NPA sa Caraga. Sa detalye ng balita niyan, ating pakinggan si kasama ang Magnet Patrol, Eden Magyerna. Nahukay ng mga tropa ng gobyerno ang pinakamalaking taguan ng armas ng mga rebelling New People's Army o NPA sa interland ng Caraga Region, sinabi ng Eastern Mindanao Command EastMinCom nitong Martes. Sa isang pahayag, sinabi ng EastMinCom na pinangunahan ng mga dating miyembro ng Guerrilla Front 16 sa ilalim ng North Eastern Mindanao Regional Committee ng NPA ang tropa ng gobyerno sa 31 high-powered firearms at iba pang kagamitang pangdigma sa iba't ibang lugar sa rehiyon. Sinabi ni Lieutenant General Greg Almirol, commander ng EastMinCom, na natuklasan nila ang mga taguan ng mga armas kasunod ng malawakang pagsuko ng mga membro ng NPA noong nakaraang buwan. Ang mga high-powered firearms ay binubuo ng M14 rifles na may siyam na unit, M16 rifles, anim na AK-47 rifles, tatlong M79 grenade launcher, isang M14 rifle, isang Galil rifle, isang carbine rifle, isang R4 rifle, isang pistol grandmaster, isang improvised explosive device, ilang sari-saring magazine at 2010 round ng iba't ibang bala, apat na bandweller at ibang pang war materials. At yan ang ulat para sa mga pambansang balita mula sa aking kinalalagyan, Magnet Patrol Eden Magerna. Nag-ulat, magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat kasama ang Magnet Patrol Eden Magerna sa iyong ulat. Alas 7:17 na umaga sa iba pang balita. Kinundi na ng Maguindanao Police Provincial Office ang pananambang sa mga PNP personnel ng Ampatuan Municipal Police Station, kung saan dalawa ang nasawi o dead on the spot habang tatlo ang sugatan. Ayon kay Maguindanao Police Officer Director Colonel Christopher Panampan, sakay ng patrol car ang mismong hepe ng Ampatuan PNP na si Lieutenant Reynaldo Samson at naghain o maghahain lang sana ng warrant of arrest sa barangay Kapimpilan, Ampatuan, Maguindanao. Pero pinaulanan ito ng mga bala ng mga armadong kalalakihan habang papasok sa lugar. Patay on the spot si Samson at kasama nitong si Corporal Salipudin Indan na siyang nagmamaneho ng police car. Tatlong mga police din ang sugatan sa nasabing ambush. Patuloy ngayon ang operasyon ng PNP laban sa mga suspect. Muli nitong pinaalalahanan ang mga PNP personnel na mas maging maingat pa habang ginagampanan ang kanilang mga tungkulin. Nakikiramay rin ito sa mga pamilya ng nasawing mga pulis.
Samadala, ang Porpis application ay bukas na sa lahat ngunit napapailalim sa mahigpit na screening. Sa detalye ng balitang yan, muli ating balikan si kasamang Magnet Patrol, Jen Kadatuan. Palalawakin ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang proseso ng aplikasyon para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o PORPIS, ang inisyatiba ng gobyerno sa pagbabawas ng kahirapan. Ang DSWD ay magbubukas ng kanilang mga opisina kahit sa katapusan ng linggo kung kinakailangan upang bigyan daan ang mga individual at pamilya na naghahangad na maging bahagi ng programa. Ang mga alituntunin para sa PORPIS On Demand application ay binabalangkas ng National Household Targeting Office. Sinabi ng DSWD na partikular na isasama nito ang mga hindi sakop na listahan 3 enumeration na nagbibigay ng preferential attention sa marginalized at most vulnerable sector of society. Sa mga naunang ulat, sinabi ng DSWD na ina-update pa rin ang LESTREE o ang National Household Targeting System for Poverty Reduction para matukoy ang mga pinaka-qualified na mag-avail ng programa. At yan ang ulat para sa ating mga pambansang balita mula dito sa aking kinalalagyan, Magnet Patrol, Den Kadatuan, nag-uulat. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat kasama ang Magnet Patrol at Jen Kadatuan sa iyong ulat. Samantala, naglabas ang Supreme Court ng TRO na huminto sa no contact apprehension policy. Sa detalye ng balitang yan, muli ating balikan si kasama ang Magnet Patrol, Almahdi Saban. Naglabas ang Korte Suprema ng temporary restraining order na epektibo kaagad laban sa pagpapatupad ng no contact apprehension policy para sa mga traffic violators sa Metro Manila. Sa isang pahayag nitong Martes, sinabi ng Supreme Court na itinigil ng TRO ang pagpapatupad ng mga programa at ordinansa na may kaugnayan sa NCAP at anumang mga pagamba sa pamamagitan ng nasabing patakaran at mga ordinansa ay pinagbabawal hanggang sa karagdagang mga utos mula sa korte. Pinipigilan din ng kautosan ang Land Transportation Office at lahat ng partido na kumikilos sa ngalan nito mula sa pagbibigay ng impormasyon at ng motorista sa lahat ng mga unit ng gobyerno, lungsod, at munisipalidad na nagpapatupad ng mga programa at ordinansa ng NCAP. Ang mga oral argument sa kaso ay naka-schedule simula sa January 24, 2023. At yan ang ulat para sa ating pambansang balita mula dito sa aking kinalalagyan, Magnet Patrol, Almahdi Saban, nag-uulat. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat kasama ang Magnet Patrol, Almahdi Saban, sa iyong ulat. Samantala, Marcos Administration Respect Press Freedom ayon sa Palasyo. Sa detalye ng balitang yan, muli ating balikan si kasama ng Magnet Patrol, Iden Magyerna. Ang kalayaan sa pamamahayag ay ginagarantiyahan sa ilalim ng pagbabantay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sinabi ng Malacanang noong Martes. Inilabas ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles ang pahayag bilang pagdiriwang ng National Press Freedom Day. Sinabi ni Secretary ay nakikisa sa buong bansa sa paggunita ng National Press Freedom Day na kasabay ng anibersaryo ng kapanganakan ni Marcelo Etz del Pilar. Noong Agosto 25, tiniyak ni Cruz Angeles na makikipagtulungan ang palasyo sa mga organisasyon ng media upang protektahan at itaguyod ang karapatan ng mga mamamahayag. Ang Republic Act RA 11699 na pinirma ng ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay idineklara ang Agosto 30 ng bawat taon bilang National Press Freedom Day bilang parangal kay Del Pilar, ang ama ng Philippine journalism. At yan ang ulat para sa mga pambansang balita mula sa aking kinalalagyan, Magnet Patrol, Iden Magyerna, nag-uulat. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat kasama ang Magnet Patrol, Iden Magyerna, sa iyong ulat. Alas 7.22 na ng umaga at magbabalik ang balita ng pambansa makalipas lamang ang ilang patalastas. Each day, every day, current events and issues concern you.
You may see them in many ways, but this is the way we see it. Every Saturday from 9 to 10:30 in the morning with attorney Dato Michael O. Mastura. We'll be talking about only here on 107.3 MHz Magnet FM. The way we see it. Paring Ray, sanang punta mo? Mukhang nagmamadali ka ata. Oo nga, Mare. Kasi nagka-problema ang traktura ko. Saan ba ako pwedeng makabili ng genuine parts ng mga makina? Kung genuine parts ng mga sasakyan, Paring Ray, Elena Vico Hardware ang sagot niyan. Sila ay may klase-klaseng piyesa ng genuine parts ng automotive supply. Sila din ay may construction supply, electrical supply at marami pang iba. Sige, Mare. Puntahan ko. Saan ba matatagpuan ang Elena Vico Hardware? Ang Elena Vico Hardware ay matatagpuan sa 131 Quezon Avenue, Cotabato City. Or pwede kayong tumawag sa telepono 421-4136 or 421-4548. Elena Vico Hardware, your partner in progress. Ano pang hinihintay nyo? Tara na! Ang inyong paborito price gas LPG, my home delivery toll-free number na! Just press hashtag 98000 sa inyong PLDT landline, smart, sun, and talk and text phones. Deliver na ang Price Gas LPG right on your doorstep in just 1 hour guaranteed! Pwede rin kayong kumontak using your Globe NTM phones using the following numbers 0966-564-2423 up to 26. Oh, di ba convenient? Remember, hashtag 98000. Kaya basta LPG, Price Gas! Basta Price Gas LPG! Inyong mapakinggan ang Salam Barangay Program. Handog sa inyo ng LGU Municipality of Sultan Kudarat, Maguindanao. Sa pangunguna ni Mayor Dato Shamim Biruar Mastura, ating mga kasama, sina Municipal Administrator Sultan Banju M. Mampun Alhads, tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito lamang sa impilan ng Iskia Broadcasting Center, 107.3 MHz, Magnet FM. Salam Barangay Program. Inyong mapakinggan ang Gabay ng Quran mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Hosted by Al-Habids Muhammad, Sabri Sarinto at Sheikh Saad Delna with Brother Abdul Muhaymin Hakubo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng The Mindanao Dawa Foundation, founded by Dato Tukaw Ahmad U. Mastura, dito lamang sa himpilan ng 107.3 MHz Magnet FM. Azan ang radyo mo. Junicia Gurabot, taga-Basag, Tibuli, South Cotabato. 73 years old na ako karon. O ang akong tiyan nga grabe, dili na gyud makaptan kay porting sakita. O ang akong ulo, murag katunga na gyud nga dili gyud mahikap akong buhok. So, ning adto ako dili kay sa kay Dr. Fred, nagapa-check up ako. Pagkahibalo ko nga mauna to ang akong sakit, eh, nag-inom layo ko niya itong Wonder Tonic. O tayo akong giinom sauce. Mutuo mo sa dili. Basta kay upat ragi kaadlaw, muragi pahid lang yun tanan ng akong sakit. Hangtod karon kaloy sa Diyos. Wa nag yun. Dili ni kay ngon nga tikal-tikal. Tininuod yun eh. Wonder Tonic. Ang akong giyawag sa inyo, ayaw yun mo pagduoto niya ng uban nga muingon. Ugdi si Dr. Pre, dili makapaayo sa inyo. Kini sa tinuod lang. Ang tambal ragi yun nga Wonder Tonic, mauragi nakapaayo sa ako. Hangtod karon wa nag yun ko'y gibati, bisan gamay. Abdik nag yun ko kayo mula kaw. Wa nag yun, bisan gamay na lang. Junicia Gurabot, taga-Basag, Tibuli, South Cotabato. 73 years old na ako karon. Alas 7:27 na ng umaga sa pagpapatuloy ng balita ng pambansa. Para sa ulat sa ating pangunahing bilihin sa merkado, ating pakinggan si kasama ng Magnet Patrol, Alas Panarigan.
Ating babalikan si kasama ng Magnet Patrol Alas Panarigan maya-maya lamang. Samantala, nagmungkahi si Sulon na ang isang bank account para sa social aid ng bawat Pilipino. Sa detalye ng balita niyan, muli ating balikan si kasama ng Magnet Patrol Almahdi Saban. Upang mapabilis ang pamamahagi ng serbisyong pampubliko at panlipunan sa mga benepisyaryo, iminungkahi ni Senador Sherwin Gatchelian na lumikha ng bank account ang mga institusyong pampinansyal ng gobyerno para sa bawat Pilipinong hindi nakabangko. Ang Senate Bill No. 808 o ang One Filipino One Bank Account Act na muling isinapa ni Gatchelian ay naglalayon mag-atas sa mga institusyong pinansyal ng gobyerno tulad ng Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines na magbukas at magpanatili ng bank account para sa bawat Pilipino upang ma-access ang mga serbisyong pinansyal na ibinibigay ng gobyerno, kabilang ang tulong na pang-edukasyon at iba pang mga anyo ng subsidy. Sinabi ni Gatchelian na ang panukala ay gagana sa tabi ng batas ng Community-Based Monitoring System, isang sistema na nangangalap ng impormasyon mula sa lahat ng sambahayan sa komunidad na nakabatay sa local government unit-based simula sa antas ng nayon. At yan ang ulat para sa ating mga pambansang balita mula dito sa aking kinalalagyan, Magnet Patrol Almahdi Saban nag-uulat. Magandang umaga, Pilipinas. Maraming salamat kasama ng Magnet Patrol Almahdi Saban sa iyong ulat. Alas 7:30 na ng umaga sa iba pa ang balita. Pinaunlakan ni Maguindanao First District Representative with Cotabato City by Dimple Mastura ang imbitasyon ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Barira, Maguindanao. Sa detalye ng balita niya, namuli ating balikan si kasama ng Magnet Patrol Rasul Ishak. Kabila ng kaliwatkan ng mga aktibidad at schedule sa Kongreso, ay malugod na pinaunlakan ni Maguindanao First District and Cotabato City Representative by Dimple Mastura ang imbitasyon ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Barira, Maguindanao, sa pangunguna ng alkalde nito na si Mayor Abdul Raup Tumawis upang maging guest of honor and speaker sa kaugnay sa ika-45 taon ng pagkatatag ng nasabing bayan. Ang nasabing programa ay dinaluhan ng mga opisyales ng BARMM, kabilang na mga opisyales maging ang Barira LGO, Barangay Kapitan, mga pinuno ng mga kasundaluhan at kapulisan at iba pang mga panauhin sa iba't ibang ahensya ng probinsya. Sa talumpati ni Mayor Tumawis, pinasalamatan niya ang kongresista ng masa sa personal nitong pagdalo sa kanilang selebrasyon. Patunay lamang na dedikasyon nito upang may pakita sa mamamayan ng Barira ang kanyang serbisyong may puso. Dagdag naman ng ama nito na si former Mayor Abdul Razak Tumawis na sa kauna-unahang pagkakataon ay napaunlakan ng isang kongresista ang kanilang imbitasyon makiisa sa kanilang pagdiriwang. Dagdag pa niya na ibabalik niya ang pagmamahal at suporta sa kanyang nasabing bayan sa pamamagitan ng paglaan ng mga iba't ibang proyekto at programa para sa bayan. At yan ang ulat para sa ating pambansang balita mula dito sa aking kinalalagyan, Magnet Patrol Rasul Ishak nag-uulat. Magandang umaga, Pilipinas. Maraming salamat kasama ang Magnet Patrol Rasul Ishak sa iyong ulat. Samantala, stable na sina Police Corporal Clint Dayaday at Police Corporal Rogelio de la Cuesta Jr. na kapwa na sa isang pagamutan dahil sa mga natamo at nakatakdang sa ilalim sa operasyon, habang ligtas na rin si PSMS Reynante. Kinalayo sa impormasyon na tama sa balikat ang natamo ni Dayaday, habang kamay naman ang tama ni de la Cuesta. Sa pakikipag-ugnayan sa mga sugatang pulis, higit 50 mga armado ang nanambang sa kanila gamit ang mga high-powered firearms. Unang pinaputukan ang mga nasa harapan ng sasakyan ng police car na sina COP Reynaldo Samson at Police Corporal Sally Pudin Indab na kapwa dead on the spot. Sinabing kaarawan pa umano ni Police Corporal Sally Pudin Indab, galing anya sila sa pagsilbi ng isang search warrant sa bahagi ng Kapimpilan ng paulanan ng bala ng mga armado.
magkahalong lungkot at kasiyahan naman ang nadama ng mga sugatang pulis. Masaya dahil buhay sila at malungkot sa pagpanaw ng kanilang COP at isa pang kasama. Nagluluksa rin ngayon ang buong hanay ng Ampatuan MPS at buong Maguindanao PNP sa nangyayari. Alas 7.33 na ng umaga bilang panghuli sa ating balitang pambansa. Lokal na pamahalaan ng bayan ng Pikit ang nagpabot ng tulong sa 4 na pamilya ng biktima ng ambush sa Pikit. Sa detalye ng balitang yan, ating pakinggan si kasama ng Magnet Patrol, Jis Ali, all the way from Pikit North, Cotabato. Sa pangunguna ni Pikit Mayor Dato Sumolong K. Sultan ay nagbigay na ng tulong ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Pikit sa pamilya ng 4 na mga biktima ng pamamaslang noong araw ng Biyernes na pawang mga residente ng Barangay Fort Pikit, Pikit, Cotabato. Ayon kay Mayor Sultan, 50,000 pesos cash money at bigas at kape at iba pa ang kanyang ipinahatid na tulong sa pamilya ng mga biktima upang magamit sa kanilang lamay hanggang sa paglibing sa mga ito. Samantala, humingi naman ng tulong ang alkalde sa buong mamamayan ng Pikit na agad silang makipag-ugnayan sa pulisya, militar o mismo sa kanya kung may mga bagong mukha sa kanilang mga lugar upang agad itong matungo at maimbestigahan. Taasan din sinabi ng alkalde na rido ang sanhi ng pagpatay sa 4 na mga biktima ng ambos sa nakalipas na Biyernes na kumitil sa buhay ng 4 na mga kalalakihan. Mula dito sa The Empire Radio para sa pambansang balita, Empire Patrol, Jis Ali, nag-uulat. Maraming salamat kasama ng Magnet Patrol, Jis Ali, all the way from Pikit North, Cotabato. Samantala, bilang karagdagan ating balikan si kasama ng Magnet Patrol, Alas Panarigan, para sa kanyang ulat sa pangunahing bilihin sa merkado. Go ahead, kasamang Alas. Isang magandang umaga. Narito ang update ng presyo sa pamilyang bayan, consumers. Ang alamin natin sa araw na ito ay ang presyo ng mga itlog at karne. Dahil kumain ka ng itlog at karne, ikaw ay lalakas. Itlog na small, 175 kada 3, 6 pesos kada isa. Itlog na medium, 190 kada 3, 650 kada isa. Itlog na large, 200 kada 3, 7 pesos kada isa. Itlog na extra large, 210 kada 3, 750 kada isa. Itlog na jumbo, 230 kada 3, 9 pesos kada isa. Itlog na pula, 400 kada 3, 12 pesos kada isa. Sa mga karne na naman, karne bakang naman, 350 per kilo, buto-buto ng baka, 250 per kilo, karne kalabaw na naman, 330 per kilo, buto-buto ng kalabaw, 230 per kilo, karne kambing, 500 per kilo, pulo ng kambing, 200 per kilo, papaiti ng kambing, 200 per kilo, karning manok na broiler, 180 per kilo, at ang karning manok na native, 280 per kilo. Yan ang ulat ko sa consumers, pamilyang bayan. Mula dito sa aking kinalalagyan, Magnet Patrol, Alas Panarigan, nag-uulat sa Lambang Samoro. Maraming salamat kasama ang Magnet Patrol, Alas Panarigan, sa iyong ulat. Alas 7.37 na ng umaga at yan ang kalipunan ng ating balita ng pambansa. Atid sa inyo ng Elena Vico Hardware at ni Honorable Narciso Ong Pin, Kuyu EK. Atid din sa inyo ng Black Rice Mangosteen Coffee at Wonder Tonic ni Doc Solinap. Ang balitang ito ay atid din sa inyo ng Asal Cambayuca, sponsored by former Mayor Dato Armando Mastura at NCMF Commissioner Dato Ismael Dustin Villoso Mastura. Alas 7.38 na umaga't ating balikan sa ulo ng mga pambansang balita. Tinalakay sa pagpupulong ng multi-sectoral group ang mga plano at proyekto sa pagpapaunlad ng turismo sa Cotabato City. 7 grupo ng mga magsasaka sa Agusan del Sur ang nakakuha ng 2 milyon na suportang pangkabuhayan. 1.3 milyong shabunda sabat sa Zamboanga City, 4 arestado. Sinusuportahan ng DOH ang desisyon na payagan ang unvax na sumali sa face-to-face na klase. Inaresto ng mga pulis ng North Cotabato ang sospek sa pagpatay sa kambal. Nahukay ng hukbo
ang pinakamalaking taguan ng armas ng NPA sa Caraga. Kinundina ng Police Provincial Office ang pananambang sa mga PNP sa Maguindanao. Ang four-piece application ay bukas na sa lahat, ngunit napapailalim sa mahigpit na screening. Naglabas ang Supreme Court ng TRO na huminto sa no-contact apprehension policy. Marcos Administration respect press freedom ayon sa palasyo. Nagmungkahi si Solon ng isang bank account para sa social aid ng bawat Pilipino. Pinaunlakan ni Maguindanao First District and Cotabato City Representative by Dimple Masura ang imbitasyon ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Barira, Maguindanao. Nasa ligtas ng kalagayan ang mga sugatang pulis sa nangyaring pananambang sa Maguindanao. Lokal na pamahalaan ng bayan ng Pigit, nagpaabot ng tulong sa apat na pamilya ng biktima ng ambush sa Pigit, Cotabato. Alas 7.39 na ng umaga, sumayon niyo ang balita ng pambansa. Araw po tayo ng Miyerkules, 31 sa buwan ng Agosto 2022. Mula dito sa Bulwagang Pambalitaan, ito ang Skia Broadcasting Center ng DXMM 107.3 MHz Magnet FM sa ngalan ng ating mga kasamahan. Sa ngalan ng 90.7 Magnet FM Aramag Bukidnon, ang kanilang CEO na si Sir Rovena Villapaz, at sa 97.7 Chance FM ng Toledo City, Cebu, ang kanilang station manager na si Sir John Ray Calunsag, sa ngalan din ng DXAS 104.3 Wave FM ng Pigit North, Cotabato, ang kanilang CEO na si Sir Dominador Turkey Zabangkal. Sa ngalan din ng aming mga news writers, sa ngalan ng aming mga field reporters, at sa ngalan ng aming CEO President na si Attorney Dato Michael Mastura, sa ngalan ng aking technical side, Rasul Ishak, ako po ang inyong nakasama, Ashley Kadir, na nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga. Municipality of Sultan Kudarat, Maguindanao, Pilipinas. At suma sa inyo ang balitang pambansa sa bawat panig ng ating bansa hanggang sa ibayong dagat. Kami po ay magbibigay ng kaalaman at impormasyon para sa ating mamamayan at bayan kong sinilangan. Ito ang Skia Broadcasting Center, ang inyong himpilan na agapay sa bawat Pilipino. Maraming salamat po sa inyong suporta at pakikinig. Skia Broadcasting Center, ang himpilan para sa taong bayan.